Good day mga kahimas. Shoutout sa lahat at magandang umaga sa inyo. Siyempre mayroon tayong Toyota Fortuner engine wash tutorial. So ayan mga kahimas. Then mamaya aalis ko tong cover bago ko isagawa ang pag engine wash. So dalawang tornilyo lang yan. Ayan. Okay. Eh syempre ang kanyang negative ng battery para safe sa mga electrical nitong Toyota Fortuner. Ayan. So papakita ko yung likod mga kahimas para maging familiar kayo. Okay. Toyota Fortuner. Ayan. So nasaan nga ba ang computer box nitong Toyota Fortuner? So wala po siya dito mga kahimas. Wala siya sa makina. Andoon siya sa loob, sa passenger dashboards. So andito siya mga kahimas, sa ilalim nitong console or drawer. Ayan. Okay. So kanina ay inalis ko na itong kanyang plastic cover or flaring cover. So andito siya sa loob or sa ilalim nitong dashboard. Ito siya mga kahimas. Ayan, itong maraming harness, computer box or ECU. Ayan. Depende po sa mga sasakyan. Meron pong mga sasakyan na ang kanyang computer box ay nasa loob ng makina. Kaya sa mga baguhan, sa gusto mag DIY ay pinakamainam na magtanong muna kayo sa mga mekaniko or comment down below para masagot ko ang inyong katanungan kung nasaan ang computer box. Or maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial ng engine wash. Maganda yan bata, pinahanga mo. Okay, so bago ang lahat, atin mo na siyang paanda rin. Kailangan walang check engine. Kailangan walang check engine. At ganoon din pagkatapos mga kahimas, kailangan wala rin check engine. At bago nyo paanda rin, make sure na nakaparking sa automatic transmission and neutral sa manual transmission. So pandaran natin. So ayan mga kahimas. Okay. So kailangan after natin ng engine wash, ganyan para ng kalabasan ng kanyang gauge. Kaya payo ko sa mga baguhan, bago kayo magsagawa ng pag-engine wash, eh check nyo muna yung gauge kung meron check engine habang umaandar. Ayan. Okay. Papatayin natin mga kahimas. Ayan. Ayan. At syempre, kailangan nyo rin ingatan ang kanyang insulator dahil yan po ay gawa sa manipis na lower net or manipis na foam na pwedeng masira kapag inyong ginamitan ng pressure water. Ayan. Kasama rin po yung mga kahimas sa paglilinis ang kanyang hood. Okay? So mga kailangan natin mga kahimas, pressure water, blower, kung wala kayong blower pati naman air compressor. Then joy, kung wala kayong car shampoo or pump tank machine shampoo. Wash mitt, microfiber towel or foam, kahit alin dyan, pwede pang kuskos. And brush or paint brush, pwede po yun sa mga area na hindi abot ng ating mga daliri. Okay? At syempre gagamit tayo ng apron para hindi tumama ang ating belt at susi sa mga top coat or chrome. Yan, top coat, chrome
upang di magkaroon ng scratches. Yeah, so hindi lang ang makina ang ating ingatan, pati itong labas na ating ginagalawan. Yeah, sa mga gusto mag-DIY, no? Okay. Hindi lang makina ang inyong ingatan, kundi pati rin ang labas. Chrome and body painted top coat color. Ayan. So optional ko, sobrang dumi ng makina at mayroong mga tagas, maaari kayong gumamit ng degreaser or gas, kerosene sa mga area na mayroong mga langis na tagas. So yun, umpisa natin. So yan mga kalimas, aking po siya tinanggal para marinis ko at mag-lower ko na maayos yung buong area. Okay. Siyempre, pati rin itong kanyang plastic insulator or cover ay kailangan nyo rilinisin harap at likod. Gamit tayo ng detailing brush or paint brush, pwede po yung kahit alin dyan. Pansabon, syempre. And wash mitt. So kung wala kayong wash mitt, ulitin ko, pwede naman gamit ng microfiber towel or foam, pwede po yun. And kailangan po lahat ng area ay masabot nyo lahat ng abot. Or ingatan nyo rin po yung mga terminal socket ng hugot o yung mga harness maputol. Okay. Punin natin. Siyempre, meron tayong brush. Yung mga area yung diabot ng daliri. So yun mga kahimas, after natin mag-panlaw ng buong area, tayo naman nagagamit ng blower. So kung wala po kayong blower, pwede po kayo gamit ng air compressor para matuyo lahat ng area or terminal socket, or kailangan matuyo yung buong makina bago nyo paandarin. Thank you.
yun mga kahimas, after natin mag-blower, kinibit ko na yung negative ng battery. So atin na siyang paanda rin para malaman natin kung meron siyang check engine. Yeah. Tignan natin. Siyempre, check natin sa kanyang gauge para malaman natin kung meron talagang check engine or wala. Itong ating isinagawang engine wash tutorial ng Toyota Fortuner. Push start. Success mga kahimas, walang nangyaring troubleshooting o yung lumabas na check engine sa kanyang gauge. So success po ang ating nang ginawang engine wash nitong Toyota Fortuner. Pwede mo pa kami pakitaan ng konting technique? Yan. Kaya para sa mga baguhan ay busihin yung maigi yung gauge or check nyo muna yung kanyang gauge bago kayo magsagawa ng pag-engine wash ng kahit na anong sasakyan. Magaling! Lalo ka nilang makukusunodan! Po, noong una, bago natin isagawa pag-engine wash and pagkatapos natin ang engine wash, ganun pa rin po ang kanyang gauge. Wala pong pagbabago. Makagamit mo yan sa iyong kagipitan. Yun mga kahimas, at nakita nyo ko yung ating sinagawang engine wash nitong Toyota Fortuner. Paano tayo mag-spray ng pressure water, paano tayo mag-sabon, paano tayo mag-blower, diba? Proseso. Mas at mabot na nga kayo hanggang sa kaduluduluhan ng ating sinagawang Toyota Fortuner engine wash tutorial. So, naituro ko sa inyo kung saan nakalagay ang kanyang computer box, kung ano yung aking tinanggal, kung nagkatid ng battery, at for more tutorial, maaaring yung bisitahan ng aking YouTube channel. Yan, para sa mga baguhan at sa mga bagong viewers, maraming salamat po. Always viewers, thank you so much. So, kita-kits po tayo sa ating mga sunod na upload. Bye-bye po. Thank you.